So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman siya. Kasi swerte to eh, blessed to masyado kasi meron pa rin siyang trabaho. So nag-work pa rin siya. Ang gusto naman daw niya malaman ngayon yung mga daily makeup na pwede sa trabaho. So yun naman daw yung gusto niya matutunan. Kasi yung nakaraang minakeup ko sa kanya, parang pang mga event makeup yun. So hindi po pwede sa hotel yun ng daily sa trabaho. Kaya ngayon gusto niya yung, siya yung mismo makakapag-apply ng makeup. So tatry natin turuan siya sa sarili niya. Then gagawin ko, gagawin niya rin. So, kung ano yung gagawin ko sa sarili ko, i-apply din niya. So, para tinuruan ko talaga siya kung paano mag-apply ng makeup. Na matututunan niya talaga. So, hanggang kong dagdal. Ayun. Kaya, punta na tayo sa steps, step-by-step tutorial. Okay. So, pag daily makeup naman kasi, more on, ano lang, parang fresh makeup ka lang. Alam mo yun. So, ang una kong ginagawa, pag bago ko pumasok, syempre, nag-ayos din naman. Gumagamit ako ng moisturizer. So, ginagamit ko moisturizer, yung Olay. Olay Natural White. Although hindi naman ako ganun kaputi. Pero ito yung ginagamit ko. Parang feeling ko maganda rin naman kasi ito sa test. Diba naglalakihan yung mukha namin, nag-aagawan sa screen. So, hayaan nyo lang muna i-absorb nung face ninyo yung moisturizer. And pag tingin nyo ready na siya, so maglagay na tayo. Ako kasi ang ginagamit ko talaga pag concealer lang. Kino-conceal ko lang yung mga blemishes ko. Kasi gusto ko yung natural pa rin yung itsura. So ikaw, ano bang gusto mo? Mas prefer mo bang mag-foundation o mag-concealer? Foundation. Okay. Pili ka dyan. Ito siguro fair kasi ito yung ginamit sa iyong mata. So ako kasi nag-a-apply lang ako dun sa mga, yun ko lang yung under eye ko, tapos itong mga uneven skin tone. Yes. Tsaka dito. Yan. Then tsaka ko na lang siya i-spray. Daily makeup kasi hindi mo naman kailangan mag-wear ng sobrang kapal dahil lalo na kung nagkatrabaho ka sa field. Yes, I am. Diba? So hindi mo kailangan magmakapal kasi talagang magsisinkin lahat yan pag nag-open yung pores mo dahil sa init. Ah. Yun, papasok lahat yun. Mas lalong lalaki yung mga pores. And then, gagamit tayo ng blending brush. Anong gusto mo ito? Ay, blending beauty blender. Anong gusto mo ito? So, yun lang, i-even mo lang. Ikakalat mo lang. Pero hindi yung pag-anon? Huwag mo siyang i-drag. Kailangan yung difference, diba? Yung ginamit ko pala ay MAC na NC35 yung medium. Sa kanya, ang ginamit niya ay, ang ginamit niya kasi mas fair skin siya kaysa sa akin, ay yung ink, skin tint in sun cover. Parang carry na yung sa akin. Tingin. Tingin sa akin. Okay, carry na. Carry. Carry na, carry. Okay. So, after nyan, tingnan nyo naman, diba, pumuti ang mukha. Pero hindi naman ganun kaputi. So, after na ito, para hindi siya magmalagkit, kasi diba, pag maglalagay ng foundation or ano, malagkit. So, maglalagay tayo ng powder. So, pwede naman, yung mga kabataan dyan na wala pang budget, ang ginagamit nila ay Johnson's Baby. So, ako ang gagamitin ko, ito. Siya, si Melody, pwede niyang gamitin itong Everblena na matte two-way cake foundation. Pero pwede din kasi siyang powder. So, gamitin ng brush. Pag naglalagay ng powder, mas maganda na powder din. Yan, ganyan lang. Para hindi mag-cake. Ganyan? Okay, ganyan. Para hindi siya mag-cake. So, pag ginanin mo yan, lahat ng powder para magbubuo, mas makikita mo may mga streaks na dito, brushes. Then, pag tingin nyo na nalagyan nyo na lahat, tsaka nyo siya ganyan. Ano? Tsaka mo siya i-ganan. Ay, parang hindi pa nalagyan. Lang, pag tingin mo wala nang lagkit, nararamdaman mo naman yun. So, kung feel mo na yung yeah, face mo. Yes. Ito yung ganda. So, dito, sa part na to, pwedeng i-skip nyo to, yung pagkukuntur. Pero kasi katulad namin na medyo bigger, malalaki ang face. Kailangan namin talaga mag-contour. Kahit daily makeup lang. So, pero light, light lang naman. Hindi naman sobrang kapalo. So, meron akong dalawang contour kit. Isang advanced, EV Advanced Face Trio. Meron tong pang contour or bronzer. Ito namang isa ay Makeup Forever na pang contour. So, meron pong highlighter at saka. So, anong gusto mo dyan? Ito medyo dark. Ito medyo okay. So, alin mo gusto? So, ang gagamitin ko ay Makeup Forever at saan sa kanya ay yung Makeup Trio. So, ang pang contour brush natin, anong gusto mong brush? Kung ano eh. Konti lang ha. Ganyan mo lang.
And then, konting takak para mawala yung sobrang powder. And then, mula dito sa ating upper part ng tenga hanggang dito. Medyo dyan mo ito. Yeah. Tingnan mo. Paano? Ganito ba ito? Sige, yan. Hanggang half lang. Hanggang dito lang. Huwag mo masyadong hanggang dito. Kasi pag magkakaroon ng illusion na parang meron ka dito ng shadow. So, huwag mo matanda naman. Kaya medyo ganyan lang. Para lang kung mga tinsik po natin. Tsaka magkaroon ng illusion na medyo skinny ang ating face. Tapos dito? Yes. Mula dito hanggang dito. Tandaan mo na yung pang-contour, lahat ng lalagyan mo ng dark color, yun yung mga iilalim kung magkakaroon ng shadow na parang malalim na part. Lahat naman yung lalagyan mo ng light highlighter, yun yung mga mag-invoke sa yung paangat. Makikita mo naman na may parang dito may lalim ka na. Tandaan mo dito sa side na pang-contour. So yun yung parang magkakaroon ka lang ng kunting mga magkakaroon ng structure. Kasi hindi puro binog. Ayan naman tayong mga binugan. And then syempre huwag natin kalimutan yung dito part. Ito. Kasi baka yung dito natin, maliit yung buko natin yung bakit maging Jimmy Neutron yung itsura natin. Nakikita nyo ba yung difference? So, dito nakikita nyo parang meron akong cheekbone na angat dito. Wala akong pang-contour sa bahay. Ay, ano, yung eyebrow. Yun. So, kung wala kayong pang-contour sa bahay, pwede yung mga dark na foundation na nabili nyo. Eyebrow. Sa eyebrow, pwede nyo gamitin yun sa nose. Pero, ako, napaka-konting-konting lang. Huwag mo masyado gamitin kasi baka magmuha ang Michael Jackson. Wala nga kung ano. Yun nga, kasi kung meron ka namang foundation na darker. Medyo dark dun sa skin tone mo, dark, nabili mo siya, ay, mag-dark pala, ayaw kong gamitin kasi namumuha ang negra. Pwede mo siyang gawing bronzers. Yun, gawin mo pang contour. Pwede yun. Or lipstick na kulay brown. Yes, okay na yan. So, sa nose naman tayo. So, sa nose, pwede naman ito yung gamitin natin. So, ang pag lalagay ng contour, konting-konti lang. Umpisahan nyo na lang dito sa mga kilay. Then, so ganyan, angat, paangat mo. Yan. Konting-konti ah. Para lang magkaroon ng shadow. And then, tsaka may baba. Then, tingnan nyo ha, yung ano nyo, yung pinaka-nose bridge nyo. Para, pag, pag gusto nyo mas matapos, liliitan nyo yung ilong. Kumbaga yung shadow, mas malapit sa isa't isa. Ito, mayroon shadow dito. Malapit. Pero kung gusto nyo mukhang natural lang, sundan nyo lang yung nose bridge nyo. Para lang mukhang pointy. Sundan lang natin yung nose bridge. Kasi gusto natin natural look lang. Sa paglalagay ng contour sa ilong, kung ano yung kailangan. Kunyari, malaki yung dito ninyo, dito kayo mag-focus. Pero kung dito wala talaga kasi malalim, dito kayo mag-focus. Kung hindi naman malalim yung sakit. Kaya nga, dito ka mag-focus. Saan nga ako? Saan mo ang lalagay? Dito. Dito ko nga nilagay. Yan. Ah, di ba? Tapos gaganyan din ng content. So, punta muna tayo sa ating kilay. So, ang gagamitin ko yung Everbelena ko na advance ay eyebrow kit. Siya, ang gagamitin niya ay yung Maybelline New York na dark brown. So, sa paglalagay, kasi magkaiba kasi itong klase. So, depende kasi sa gagamitin yung pang kilay yung process. Pero, sa natural na brows, ang gagawin lang talaga natin is yung i-fill lang natin yung mga blanks. Di ba nakikita nyo? Kahit makapal yung kilay ko, meron akong parang mga... Ako din. Yan. I-fill lang yan. So, hindi yan yung kailangan yun na yung parang conflict na kilay. So, i-fill lang natin. So, sa paggamit ng eyebrow pencil, kung saan lang yung wala kang kilay. So, gaganyan-ganyan lang. Susundan, hindi. Susundan mo lang yung pinaka-kilay mo. Kasi mayroon naman ng shape yung kilay niya. Maganda naman na yung kilay niya. So, susundan nyo na lang yung shape ng kilay niya para mag-fill in lahat ng mga, yung mga butas-butas na yan para walang mga ano. Diyan lang lang. And then, tsaka natin gagamitin ng brush. Tsaka pag naglagay ka ng kilay, huwag dito ka mag-i-start. Dito lang. Huwag nyo kayo huwag kayo mag-i-start dito. Kasi, di ba gusto natin yung faded? Yung parang, dito light to dark, yun yung magandang kilay. So, kahit natural yung kilay natin, gusto natin gano'n. So, huwag kayo mag-i-start. Dito lang kayo mag-i-start sa pinakamakapal na part ng kilay ninyo. And then, tsaka kahit kung nasan. Paano ibabrush ko na to? Ano? So, yan. Katulad ng ginagawa niya, ang gawin mo, girl, dito muna. Ganyan. Malayo. Sundan mo yung flow ng kilay mo. And then, pag neat na yan, tsaka mo to, yung pinaka nito, tsaka mo siya, yung brush. Para
yung natirang makeup dito sa brush niyo, pupunta dito sa pinaka-unang part. Oh, ngayon, nasa sa inyo na yun kung gusto niyo yung talagang clean na clean, maglalagay tayo ng concealer. Pero kung gusto niyo yung natural look lang talaga, pwede namang assist na yan. So, ano ba gusto mo? Gusto ko yung malinis. Hindi, maglagay tayo ng concealer. So, ang gagamitin mong concealer dahil maputi ka, gamitin mo tong Revlon Color Corrector, Color Stay Glamish Concealer in so, medyo light sa akin yan. Ang gagamitin ko pala naman ay MAC in NC number 35. Paano itong gamitin? So, sa mga hindi pa masyado marunong gumamit ng ganito concealer, mas maganda kung ilalagay niyo muna siya dito sa hands niyo. And then, gagamit kayo ng brush. Brush. So, paggamit niyan, susundan niyo lang naman yung kilay niyo. Para mas maging neat, punta kayo dito sa part na ito. Susundan niyo lang yung kilay. Ganun mo lang para mawala yung mga excess. Sobra-sobrang makeup. Okay lang yun kasi gagamit ka naman ng brush. Pero huwag mong kayaan tumuyo. I-brush mo mo. Ayan. Ganyan. Kung hindi mo kayang gawin, gawin mo ano na ulit. Pwedeng finger kiss. Ayun, pati taas. Yes. Okay na yan. Oh, kung tingin mo okay, tandaan ninyo, kayo yung magsasabi kung talagang okay na yan kasi kayo nakakaalam mo paano. Oh, diba? Tignan mo, mas natural. Oh! Ganyan. Hindi yung parang may higit sa mata. Yan. So, tapos na ang ating kilay. So, pupunta na tayo sa ating eyeshadow. So, nag-eyeshadow pa rin naman kahit natin yung makeup. Pero, more on neutral colors, mga nude colors, ganyan. So, ang gagamitin ko ay yung Morphe. Papagamit ko sa kanya yung aking Nikkei 7 or 20K. It's more on brown color lang. Kung gusto nyo na mag-pump up yung mata ninyo, gamit kayo ng light color. Kung gusto nyo naman yung medyo may konting kulay-kulay, doon tayo sa medyo brown or reddish, maroon na yan. Pero nasa brown side pa rin. So, pili ka ng gusto mong kulay doon. Alam sa mga yun. So, ang pag-a-apply, kung gusto nyo yung dalawang kulay, unahin nyo yung pag-a-apply ng kulay dito sa crease. Ang matay nyo, tawag nyo lang crease. So, dyan nyo ilalagay. Pero kung isang kulay lang naman ang lang medyo lumaki yung mata ng konti. Pwede naman sa lahat na ng side ng mata. So, oo na. Dito, lahat. Sa, dito. Itong malaki? Ito? Dito, pa circular motion. And dito sa face. Ayan, circular. Pwede namang, medyo dark lang tulay. Konti dyan. So, pwede ito. Pero ilalagay ko lang yung dark color nito. Dark color dito lang sa dito. Sa dito lang sa bata. Okay? Yes. Ganyan lang. Tutok. Meron na tsaka mo siya i-spread. Taas. Okay, tama ang difference. Pag naglagay ka, isang mata lang muna. So, pag nakita mo, maganda ito yung panalagot. Tsaka mo ilagay sa kapit. Nahandaan lang yung paglilagay ng product. Kasi para hindi ka mabigla. Kasi pag nabigla ka, makamunti ka mo mukha ka na may pasak sa mata. Ayan. Kulang pa yan sa blend. Blend pa. Smoky yan. Madali. Kasi pag nilahat mo yan, nalagyan ng itim yan, mukha ka may black eye. Panda. Yes. Yan yung parang pinaka-transition. Nakikita niyo medyo mga pati, parang ang kapal. Kuha lang kayo ng malinis na brush and then i-blend niyo lang. Oh, matatanggal yung mga sobrang product. Get. Yung nag-blend ka, ganyan. Circular motion. O, oh, diba? Tapos lumimis. Kung ikaw gumawa sa kabila, paano matututunan? Circular. Yan. Tapos kapag sa umpisa. Ah, parang lumaki na yung mata natin. And then, syempre, hindi pa dyan natatapos. Kuha tayo ng mas maliit na brush. So, sa mas maliit na brush, kukunin natin yung pinaka-dark na kulay na nilagay natin. Ganyan. Then, ilalagay natin siya dun sa ilalim ng mata natin. Dito sa part na. Kasi, para even yung
parang malungkot. Ito mas mukhang naging lively. Mukha siyang saya. Tingnan mo ito, parang bagsak. Ito, tingnan mo. Tingnan mo ito, kapalan nito. Hindi, hindi ko sabihin yung hindi makapal, pero kita. Saan? Dito lang ha. Ano ba, sa ilalim? Half lang. Dito lang. Saan ba? Dito. Okay lang yan, matatanggal din naman yan. Kaya pala parang iba. Pero okay lang yun kung sakaling nagkakamali. Kasi meron naman tayo mga tinatawag nilang highlighter. So gagamit tayo ng highlighter para sa ating mata. Yung highlighter naman makakatulong yun para mas lalong maging fresh. Alam niyo yung mga bagong gising, mga artist ng bagong gising, parang fresh na fresh. So pwede natin gamitin yung itong dalawang to. Ito kasing phase 3 yun ng advanced, EB advanced. Meron siyang highlighter. Natural yung kulay niya. And then, meron akong Vice Cosmetics na maganda rin yung kulay. Natural din. Aura Glow. So, ano nang sarap? Kasi Aura Glow sa kanya. So, ang gagamitin ko naman itong advanced day. Pwede tayong gumamit ng pinky para sa ating mata. So, nalagay nyo lang dito sa tear ducts ng mata. Diba? Makikita mo. Diba? Parang bagong gising. Alam nyo, minsan kasi habang nag-makeup tayo, parang nag-oil yung face natin. So, pwede naman tayong mag-retouch. Sorry. Pwede naman mag-retouch. So, option na lang kung gusto nyo gumamit. Gusto mo ba gumamit ng eyeliner? Okay, then. Sa ilalim? Sa baba? Sa taas. Sa ilalim. So, meron ako dalawang klase ng eyeliner. Meron ako isang EB Matte Long Lasting Deep Liner. Ever Bilena. And meron ako Fairline Graph Ink Liner. So, sa pag... pasimplihan ng gamit, mas madaling gamitin na ang Graph Ink Liner ng K9 lalo sa mga beginner. So, kung kayo beginner pa lang, ito, ina-advise ko sa inyo na ito yung bilhin ninyo kasi para siyang lapis na merong thick brush sa dulo. Ito kasi, yung deep liner, kung hindi ka ganun kagaling or kung hindi mo talaga gamay, medyo makikinis kang gamitin. So, ito akin. So, sa mga beginner yan. So, kung natural lang, pwede naman kayo mag-wink. Eye or cut eye, pero yung malipis lang. Malipis lang na wink. So, ako muna, nagawin ko muna yung sample. So, ang paggamit ng eyeliner, huwag yung para kayong gumagamit talaga ng lapis na katutok sa mata nyo. So, ang kailangan dyan, naka-slide. Then, medyo pikit kayo yung mata ko. Pikit, then... So, dahil hooded eye siya, medyo na-extend niya masyado yung kanyang wink. Kaya medyo parang, kita nyo, parang gumanon. Hindi siya yung naging wink ng diretso. So, ayan, tinago ko. Para matanggal yung mga mali, gamit lang tayo ng concealer. So, ayan, saan niya ako? Burn. Pag extended masyado yung paglagay niya ng ano dito, tendency bumabaling niya. Imbis na wink, nagiging parang may literacy siya dito. Lalong nakikita na parang sagi yung mata. So dapat ganyan, para mag-diff. Kanyari eh, diffed pa rin batang mata. So yan, practice lang. Practice. And then, para natural na look natin, gamitin natin yung... So gagamitin natin tong eyeliner na to, Maybelline New York in dark brown. Pang ano talaga siya, pang pilay, pero gagamitin ko siya as eyeliner. So, mas natural kasi yung brown compared yung sa black. Yan. So, dagdag na tayo sa ating highlighter. So, gagamitin ko pa rin yung advanced day. Maglalagay lang tayo sa nose. Sa nose. Yes. So, paglalagay lang ng highlighter, hindi yung talagang buong nose bridge nilalagyan kasi magmumukha kang bakla lang. So, nandiyan nyo lang yung tip ng nose, no? Konting-konti lang. Parang more natural na. Konti lang. Yan. And then, dito sa middle. Yan. Oh. Yan lang. And then, kuha tayo ulit sa brush yung pinang-contour natin. Konting-konti. Konting-konti lang. Dito sa mismo highlighter. Yan yung sa ating forehead. Hindi sa buong forehead. Tandaan nyo, yung mga highlighter, dun lang nilalagay sa mga high point ng mukha. So, sa ilong, dito sa cheekbone, yung mga matataas na parte. Nandun na tayo sa ating blush on. So, meron akong
tatlong klase ng blush on. So meron ako nito, Ashley in Sweet Blusher. Ito napaka pigmented. Ang kulay nito talaga is parang reddish pink. So pwede rin naman ito natural. Meron din naman ako dito si Sweet Blusher. Meron 4 kinds of color. And then ito, Advanced Day. So pag natural kulay lang yung gusto natin, more on sa peach, peach side. So ang gagamitin ko itong dalawang klase na kasi mura yun na ako eh. Ito kasi yung so, ang paglalagay, konti-konti lang muna. Sa apple ng cheeks ninyo, doon kayo unang, kung saan yung pinakamataas na part ng cheeks mo, doon kayo unang maglagay ng product. Hindi, ganun lang muna. Ganyan-ganyan. Ganyan. Dahan-dahan sa paglalagay. Mag-aang na kamay. Mag-aang lang. Pag medyo chubby cheek katulad namin, so ang paglagay namin ng blush mula sa apples ng cheek namin, pataas hanggang dito sa city. So parang medyo pinit yung face namin yan. Kasi nag-lift. Nagkakaroon ng illusion ng lifted yung face namin. So ito yung natural look. Pag medyo gusto ninyo yun, yun yun. Pag gusto ninyo na medyo parang summer effect, summer look yung blush on ninyo at gusto nyo mas mukha kayong cute, pwede nyo lagyan yung gitnang part ng ilong nyo. So, ginagawa dito, ang tawag nyo dito ay drunk blush. Kasi mas mukha kang parang tipsy. So, pag nakapaglagay na kayo even na yung inyong blush on, kuha lang kayo ng product and then maglagay lang kayo. Ngayon naman punta tayo sa ating lips. So, pag gusto nyo yung natural color, gumamit kayo ng mga nude color, peach color, orangey colors, kasi yun yung mga in-demand ngayon ng summer look time. So, meron ako dito dalawang klase. So, meron ako dito 5 different kinds of lipstick, pero more on Avon ako. Tsaka Ever Vilena. Ako kasi, mahilig akong magpatong-patong ng lipstick kasi mas, hindi ko kasi alam kung magpapalagad sa akin. So, gagamitin ko tong Ever Vilena Matte in Toast of New York at saka itong Avon True Color Power Stay 16 Hour Lip Color in Can't Wait Cafe. Tingin nyo, yan, katulad yan, pag sa tingin ninyo na yung unang lipstick na nilagay ninyo hindi maganda, maghanap kayo ng isa pang mas light color, tulad ng itong lagi ko pinapapatong, Can't Wait Cafe ng Avon True Color. So, try nyo siya. Kasi ako lagi ko talaga pinapapatong. Parang siya yung nagpapa-cool down ng kulay. Kasi nga, mas light siya. Paano sanay lang ako sa dark? Kasi wag ka magda-dark. Ano ko, puro pang dark eh. Parang kang laging attend ng kasal. Lipstick mo! Fresh! Kasi masyado ka. Ayun lang lipstick ko, anong gagawin ko? Hindi ka kasi, dapat iba't ibang shades. So guys, iba't ibang shades dapat ang binibili niyo kasi hindi laging kung ano yung nagustuhan niyo, yun yung bagay sa inyo. Kailangan mag ano kayo, experiment kayo. Oh, di ba? Mas fresh. Oh, ito tutulak. Oo, oh, talaga dapat tutulak. Okay, para sa last 3 touch dahil parang kulang tayo sa ano. So maglalagay na tayo ng mascara. Okay. So kunyari gumamit ako ng mascara kasi ayaw ko mag-mascara talaga. Yun lang, option lang to ninyo. Ako ang ginagamit kong mascara yung Simply Pretty ng Avon Long Lasting in Black Color kasi yun talaga yung natural. Ayan. Sabi ko nga sa'yo, magpagupit ka na. Asset yun? Tanga, paano naging asset yung ganyan? Hindi mo nga maayos. Sige, tingnan mo. Ay, ganun. Mas magaling ayos mo sa akin. Sige, tumawa. O, sige, aura ka nga. Gamitin mo yung buhok mo. Kasi execute mo. Hindi ako makapagso kayo na ayaw. Oo nga. Vlog ko to, vlog ko to. Oo. Tingnan mo, karaksin si Rapin siya. Ano ba yan? Ano kasi? Oo, nakakalap ang vlog ko. Gusto ko na yun na lang. Naku. Amigil ka, baka maligog yan. Ipita mo kasi ako. Ay, naku, ayun. Wala sa vlog yan. Ang vlog lang natin ay kung paano mag makeup. Hindi ka. Hindi. Pinapagalis na. Itong kasama ko. So, yun. Gustuhan niyo itong video na ito at kung may natutunan kayo, simple lang naman ang dapat gawin. Subscribe, comment down below, like and share. And syempre, huwag na huwag niyo makalimutan na
i-hit ang notification bell para naman updated kayo sa mga video tutorial na i-upload natin kasama siya minsan. Minsan lang, ayoko talagang kasama. So, hindi guys. So, yun nga guys. Kaya naman, comment lang kayo kung ano ba yung mga gusto ninyo video tutorial or kung ano yung mga suggestions, advice, and kung ano-ano pa. Pwede kayo mag-comment dito sa baba. Yan, sa comment box. And then, sa lahat ng mga beginners na nag-makeup, yun lang, practice lang guys. Practice makes perfect. Hindi naman palagi sa unang gawa ninyo, sa unang try ninyo, perfect agad. Walang ganun. Talagang lahat nagsisimula sa nagkakamali, nagkakaroon ng pressure, sa lahat. Ganun talaga. So, practice lang. Hindi palaging perfect yung magagawa natin. Although, close to perfection, pero hindi laging perfect kasi lagi tayong magkakamali. Kaya yun, practice lang guys. And be confident sa kung ano yung ginagawa nyo sa sarili ninyo. Kung alam nyo maganda kayo, i-claim ninyo, i-feel ninyo na maganda kayo. Dahil lahat tayo maganda. Are made beautiful. Beautifully! Beautiful by our Lord Jesus Christ. So, yun nga, hindi man tayo perfect, pero parang kay Lord, perfect tayong lahat. And syempre, lahat tayo mag-iingat dahil hanggang ngayon, nasa quarantine pa rin tayo. So, stay in your house, stay safe, stay under God's protection, and stay blessed under God's grace. Yun lang guys, and goodbye! See you on my next video! Mebon ya, 불러 널 ya, 내 맘을 고백하려고 타이밍